bring her back to the Bible, leading her away from sin, showing this resurrected Savior, showing himself alive again. What we need is the pillar of fire, burning in the hearts of men. The pillar of fire, pillar of fire, let children of Israel, let them out of Egypt's land, let them to the rock with the water, let them to the manna in God's hands, let them to God's holy mountain, where God choose to speak unto them. But he wasn't finished there yet. He led them to the promise. Hallelujah! What we need is the pillar of fire, leading the church of God again, back to the Bible. Yes, Lord, leading her away from sin, showing the resurrected Savior, showing himself alive again. What we need is the pillar of fire. Yes, amen. Burning in the hearts of men. Next verse. The early church and the pillar of fire. Hallelujah! Leading each and every day, showing to all the sinners that Jesus is the only way. Without the blood, there is no salvation. Without the Spirit, there is no life. What we need is the pillar of fire, burning, burning in the hearts of men. Sing it, saints. What we need is the pillar of fire. Hallelujah. Leading the church of God again. The same. Lord, I bend my knee in awe and fear of thee. My head bowed down in reverence to your name. As I call on our pastor, Lord, I live. Lord, I my comfort.
purihin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. This is a special day always. Kapag tayo ay nakakapagdaos ng gawain. Amen. Nagpapasalamat tayo that we still have this opportunity to worship, to praise Him, and above all, to get instructions from the Lord. Amen. So, ngayong umaga, we just want to greet our brethren, no, sa Elect Bride Assembly. Kahapon po ay tumawag sa akin si Pastor Ray. And also, we want to greet Pastor Ray Soriano and Sister Bennett. A blessed wedding anniversary. Amen. So, alam natin, alam nyo, gaano kalapit sa atin itong mag-asawang ito. Of course, the whole family. Dahil malaki po ang respeto natin sa ministry ni Pastor Ray. And of course, Sister Bennett is also a friend of Sister Sabel mula nung kanilang panahon ng kabataan. Halos magkasunod kami nitong ikinasal, no? Siguro nauna. Kaya most likely, we got married in 88. Most likely, 89 or 90 siguro sila, Pastor Ray. So, God bless you, Pastor Ray and Sister Bennett. We wish you all the best and just stay blessed and always be a blessing. Amen. So, ngayon nakakuha tayo ng idea, no, na maski na quarantine, lockdown, we can also invite Pastor Ray to preach for us. Okay. So, siguro i-set natin, no, one of these days gagawin din naman natin ito. Amen. Babawian natin si Pastor Ray. Amen. So, God bless you at sa mga kapatid natin sa Elect Bride Assembly. We pray for God's blessing at sa iba pang mga kapatid natin. We're still beyond checkpoints, hindi pa rin magawang makapunta sa bahay-sambahan. Amen. Alam ko na ang oras na ito, ang panahon na ito ay pinagkaloob natin sa ating Panginoon. Amen. So hindi tayo magpapakatagal, mga kapatid. We want to go straight to the reading of the word this morning. Sabi ko kay Paolo kanina doon sa office, sabi ko, ito talaga yung preaching ko ngayon kasi I got my new Bible, tapos meron siyang marker. Tingnan ko yung sa marker, nasa sa Revelation 20. Sabi ko, nothing happens by accident, no? Amen. So, Revelation chapter 20, last Sunday, we talk about redemption and probably this is redemption part 2. Dahil ang mensahe ay para sa mga redeemed, no? Now, let's read Revelation 22 hanggang 6. Sabi sa verse 2, "And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them." Ito yung mga redeemed, no? Ito yung mga tinubos dahil itinalaga sila para sa position na ito. And we are part of that. "And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Amen. Dear Heavenly Father, we thank you this morning for this opportunity na kami, Panginoon, ay makinig ng iyong salita. At sa isang gathering na ito, Panginoon, hindi dahilan ng aming mga distansya, dahil you're all over, Lord God. Your spirit moves kung saan naroon
ang desire ng iyong mga anak ay dumuroon ka, Panginoon. So it is our earnest desire this morning na ang iyong sakdal na kalooban, ang kapahayagan mo, Panginoon, ay manuot sa aming mga puso at sa aming mga isipan at ito ang aming mga panghawakan, Lord, habang lumalakad kami sa sanlibutan na ito. Amen. And during this time, Lord, for such a time like this, ay magkaroon kami ng isang dakilang assurance because we know, Lord God, better than the rest of the world sa pamamagitan ng mensaheng ito. Once again, we thank you and we appreciate Pastor Ray, Lord, for the trust and confidence, amen, to have this joint meeting, Lord, with the elect bride assembly. So God, we thank you and we keep everything into your mighty hands, Lord, as we trust you more than we trust ourselves. Take all the glory and honor in Jesus Christ's wonderful name. And everybody say, amen this morning. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you. Maaaring na kayong maupo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Galing po ang inyong lingkod sa biyahe. We crossed at least part of Dingalan Sea. Kasama ko si Brother Alfred at si Brother Bong. Si Brother Bong ay naiwan po doon sa Dimanayat, and Lord willing, nasa Johto rin po sila ngayon, no? So mula sa Dingalan hanggang Dimanayat is more than an hour and a half. Pag maalon, medyo mga 2 oras siguro from Dimanayat to Labgan, siguro another 1 hour and a half or 1 hour, and then Labgan all the way to Dikapinisan ay kulang-kulang 1 oras, at pagkatapos mula Dikapinisan hanggang sa doon sa kabila naman doon sa Johto rin ay siguro another 1 hour. So nandoon ngayon, no? Yun yung aming usapan doon sa Johto rin, nandoon po si Brother Bong. At nung umalis po kami, medyo umalon ng konti. Actually, pagpasok namin ng Dimanay at pag-upo lang namin doon sa kubo, umalon na, lakas na nag-alon. Medyo nagtitingin na kami ni Brother Alfred, maski na hindi kami nag-uusap, kasi pag nakulong kami doon ng alon, dahil, alon niyo naman, no? Ikakasal si Leonard at saka si Noemi. So anyway, amen, ang lahat ng bagay ay pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. At kagabi, may message si Pastor Ernest sa akin, Pastor, pagtalikod po natin, pinatawid lang tayo ng Panginoon. Ngayon, ang lakas-lakas na po. Nakaholda lahat ng mga bangkado sa Dingalan. Di ba mabuti ang Panginoon? Amen. We just have to do what we have to do. And by God's grace, we were able to baptize 7 souls. No? At ang isang dagdag dito, mga kapatid, si Sister Fanny, yung pag-ahon mo doon, yung bahay nila, ito yung, ang tag dito, yung nag-a-accommodate, no? Yung nag-a-accommodate ng mga bisita, mga ministers, at lahat na. Pero over the years, si Sister Fanny, nagsiserve siya sa mga kapatiran, sa mga ministro, pero hindi po siya nabautismuhan. Tapos yung asawa niya, pag dumadating na yung mga bisita, pupunta na yun dun sa labas at kung ano-ano yung ginagawa niya sa bangka niya, at talagang umiiwas po siya, no? Kaya, pero alam niyo, over the years, sa awa ng Panginoon, no? Ay pagdating na pagdating po namin. Amen. Kasi nung pauwi na kami, Pastor, sige, pag Lord willing po, pag-pray niyo po ako. Yung unang sinalubong ni Sister Fanny, sabi niya, Pastor, magpapabaptize na po ako bago kayo umuwi. Tapos yung asawa niya, kung saan may asawa mo, sabi po niya, ano daw po, yung sabi niya, hintay-hintay lang daw po. Pero nung gabi, mga kapatid, to my surprise, si Brother Boy, umattend ng gawain, kaya medyo ganito yung boses ko dahil gusto ko nga, sabi ko kay Brother Bal, gusto ko magpahinga. Kaya lang, pagpunta namin ng Dingalan, nag-preach din po dan prayer meeting, tapos kinabukasan, gawain din, tapos meeting ng mga ministers. At nung gabi po ay umattend yun si Brother Boy, no? At kinabukasan, nung pagkatapos ng service, madalas yun, nakakorto lang yun, paikot-ikot lang doon. Aba, nung nando kami sa kubo nung gabi,
Nag-join po sa amin. Tapos, yung pala umaten siya ng gawain. No? Si Lord, awa ng Panginoon, alam ko hindi po siya ng Panginoon doon sa gawain. At kinabukasan, pati si Sister Pani nagulat, magpapabautismo rin si Brother Boy. Amen. So, at isa sa mga naging highlights nung trip po namin ni Brother Alfred at saka ni Brother Bong, marami pong mga kapatiran na nakasal po sila sa Katoliko, sa denomination, at lahat na, and they decided na magkaroon ng mass blessing. Alam niyo kung gaano karami? 100 ng couple. Kaya naging maganda po yung gawain. Kaya salamat sa ating Panginoon. Kaya alam ko, madadala ko rin dun si Pastor Ray one of these days. Kasi kasama talaga sa nung summer camp, no? Pagkagaling namin ng Japan. Inaabang-abangan na rin po si Pastor Ray doon. Kasi may tupa rin si Pastor Ray doon. Nakapag-asawa Pastor Ray yung isang tupa mo doon, no? Yung anak mismo nung tinutuluyan naming bahay. Kaya alam ko na ang Panginoon ay ipagkakaloob niya. Ang pagkakataon na ito, sabi ko kay Pastor Benny, Lord willing, next summer, pag medyo lumuwag na, amen, tutuloy po natin yung summer camp, no? Kaya doon sa Dikapinisan. Amen? So, salamat sa Panginoon sa umagang ito and this second part of redemption. So, this is address. Alam natin kung sino yung uupo sa luklukan kasama ng ating Panginoon, and that's none other than the bride. Amen? At ito ay ipinahayag sa atin ito ng mensahe. Pero ang pagtutuunan natin ng pansin, mga kapatid, ay yung bahagi dito sa verse 2. And he laid hold on the dragon, that old serpent, no? It's the same serpent, the spirit of the serpent, no? Yung serpent dun sa Genesis, pagdating dito sa Book of Revelation, is the old serpent, na? Amen? Which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after that, he must be loosed a little season. Amen. Isa sa mga illustration na ginagamit ni Brother Branham ay yung illustration niya ng ating Panginoon ay mamatay dun sa krus ng Kalbaryo sa laman, datapot ang kanyang spirito ay nanaog dun sa kalaliman, at pagkatapos ay pumunta siya doon sa lugar kung saan naroon yung mga nangamatay sa lumang tipan, masama at mabuti, mga kapatid. Amen. At nandoon in those area, mula doon kay Adan, all throughout, mga kapatid, sa buong panahon. Amen. Ang kordero ng Diyos. Amen. At sabi niya, habang sariwa pa yung kanyang dugo doon sa paanan ng krus doon sa Kalbaryo, ay naroroon siya, mga kapatid. At ang purpose niya, amen, gustong-gusto kong dinidescribe ng prophet na pagpasok niya doon sa pintuan, amen, ay tinatanong siya ni Satanas kung sino siya, at nang magpakilala siya na siya yung kordero ng Diyos at lahat na. At sabi ni Satanas, akala ko napatay na kita doon sa panahon ni Abel, napatay na kita sa panahon. But anyway, amen, welcome. Amen? Pero hindi pwedeng mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Amen? His spirit just went down. Amen? Doon sa bottomless pit. At ang sabi ng prophet, mga kapatid, ay kinuha niya, mga kapatid, yung susi sa kanyang tagiliran. At sabi niya, ako na ang boss mula sa araw na ito. Amen? At binigyan niya ng isang malakas na tadyak, at pagkatapos ay hinila niya yung pintuan. Ibig sabihin, pinagtagumpayan niya na ang kamatayan. Amen? Pero dito sa makita natin, during the time of millennium, after this age, mga kapatid, we come to the rapture, and then onwards hanggang dun sa wedding supper, and pagkatapos nito, mga kapatid, we shall reign with Christ for 1,000 years sa panahon ng millennium. Amen? At dito sa panahon ng millennium ay aarestuhin. Ha? Aarestuhin ng Panginoon. Amen? Si Satanas. Amen? And we are with Him. Amen? At pagkatapos nito ay arestuhin siya, at pagkatapos ay igagapos siya, mga kapatid. Later on, we will speak unto that, no? At siya ay magagapos sa loob ng 1,000 taon. Amen. At hindi siya magtatagumpay.
Wala siyang kakayanang manukso. At ang sabi ng propeta, because he wasn't chained or kakadinahan ng literal na kadena o kung anong kadena, but he will be chained by a chain of circumstances dahil wala siyang subjects. Amen? So, yun po ang direksyon ng ating pag-uusapan ngayon. Of course, naniniwala tayo sa millennium, pero kailangan medyo maging maingat ako siguro sa mga bibitawan kong salita ngayong umaga, sapagkat may mga nagtuturo na nasa millennium na sila ngayon, at tapos na ang pag-agaw, at hindi na sila naniniwala sa literal na rapture at lahat. Na wala tayo sa ganun. Naniniwala po tayo, mga kapatid. We believe na merong spiritual rapture, pero naniniwala pa rin tayo na merong physical rapture, merong body chains, at tayo ay sasalubong sa alapap sa ating Panginoon. I still believe that, mga kapatid. But just a piece of millennium, mga kapatid, ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga, and there are 4 points that I want to address sa paksang ito, mga kapatid, dahil ang pamagat ng ating mensahe, by the way, ay the true millennials. No? The true millennials. Kasi usong-usong salita ngayon yan, yung mga millennial. Kung tama yung mga information, no? Merong Generation X, merong Generation Y, merong Generation I. Yun daw, Generation X ay yung mga ipinanganak nung 60s hanggang 70s. Yan. Kawawa naman tayo, Generation X pala tayo. Yung Generation Y, kasi Y, 1,000 di ba? Yung pinanganak ng 80s hanggang last part ng 90s, di ba? Early 2000 siguro. Tapos yung daw 2000 onwards hanggang sa man ay mga Generation I. Kasi internet, iPhone, di ba? Generation I, mahilig din sa I. Ako. Selfie, di ba? So, pero meron, mga kapatid, between that, isang bagay makita natin, we talk about the true millennium this morning. Kaya kung merong true millennium, merong mga true millennials. Amen? And that is the bride of the Lord Jesus Christ na pinangakuan, amen, inassure, mga kapatid, ang bride na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Amen. Kaya para tayo maging true millennials o totoong nag-i-enjoy ng bagay nito bago pa mangyari, okay? The prophet of God said, bago dumating ang isang panahon, no, isang pagkakataon, the age, the condition must be placed first, kagaya ng judgment. Amen. Bago dumating ang judgment, kailangan mo nang maikondisyon ang tao, maikondisyon ang panahon sa judgment. Amen? Bumuhos ang ulan sa panahon ni Noah sapagkat yun na yung panahon, naikondisyon na yung panahon. Lumabis na yung kasamaan. Recently, we talk about the iniquity of the Amorites. Kailangan silang umabot dun sa sukdulan upang nang sa ganun ay ibigay ng Panginoon ang pataw niya na hatol. Amen? So it's the same thing. Bago dumating ang judgment, ang Sodom at ang Gomorrah, ay nandoon sila sa kondisyon, the immoralities and everything. At dumating ang propeta, ang mensahe at lahat na. So kailang nandoon, God will not come ahead of time. Pero hindi rin siya pwedeng madelay. God always come on time, maski na sa judgment, maski na sa blessings, sa rewards. Amen. Ang Panginoon ay palaging dumarating sa tamang oras. Amen. So, the spirit of the age should come. Amen. Kaya, kung pinag-uusapan natin, mga kapatid, my point this morning ay, kung pinag-uusapan natin, ay we're looking forward for the actual coming of the millennium. Dapat ay naikukondisyon ang ating mga puso. Ang kondisyon ng ating pananampalataya ay doon lamang nakapokus. Amen? Kaya ano yung mga kondisyon, mga kapatid? When we talk about the condition of the millennium, mga kapatid, na makikita natin sa panahon ng millennium as described in the scripture, look at Isaiah chapter 2 verse 4. Amen. Isaiah chapter 2 verse 4.
And he shall judge among the nations and shall rebuke many people. And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. So sa millennium, walang gera. There will be peace, not war. Kaya nga, yung kanilang mga sudsud o yung kanilang mga tabak, amen, ay magiging sudsud o araro. At yung kanilang mga sibat ay magiging mga panungkit. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Amen? So ito, mga kapatid, ang kondisyon sa panahon ng millennium. Walang gera, walang digmaan, walang away. There will be no nation against nation. Pero ngayon, there is denomination against another denomination. Amen? At times, even, you know, makita natin, even sometimes, we have to admit it, we have to face the fact na magkaminsan, the pulpit as far becoming as a canon place na ang pulpito ay nagiging gamit upang pasabugan ng bomba o ng missile yung ibang pulpito. Rather than preaching to the people in front, mga kapatid, amen, ang kanilang pangangaral ay para sa ibang simbahan. Amen. Pero mga kapatid, if we are looking forward for a millennium, amen, this pulpit will not be against any other pulpit, amen, kundi, mga kapatid, I'm speaking about message circles at lahat na, alam nyo, kukunti na nga ang mga message churches pag kinumpara mo ito sa mga denominations at lahat na. Amen? But you see, makita natin, mga kapatid, na if we're looking forward for a millennial reign, millennial condition, this is the time. Amen? Ang kaaway lamang, mga kapatid, ang kaaway lamang ng pulpitong ito ay walang iba, kundi ang demonyo. Amen? We're not against any other church. Amen? Na nangangaral ng mensaheng ito, mga kapatid, at sumusunod sa mensahe ng propeta in this generation. Pero, you know, When I entered into the ministry, mula doon sa panimula, mga kapatid, at mula nung si Pastor Paning pa ang siyang nagpapastor at umaattend ako sa mga meetings, ang dami kong mga nakikitang mga ministers at during meetings, mga kapatid, talagang halos magtaas ng mga ang tawag dito, long sleeve at pagkatas naglililihis, halos talagang mag-away na. Ay iba, may mga nagkukwento pa, mga kapatid, talagang minsan sa meeting mismo, mga ministrong nasabi, naghahamunan ng suntukan. Pero natutuwa ako kapo na may meeting kami na doon, naka-join ako doon sa Epic Meetings, but God's grace, no, every other Saturday, nagkakaroon kami ng meeting. And we had a serious discussion on a particular subject. Pero natapos yung meeting namin, walang away, at pagkatapos eventually ay, you know, we come to a certain point at yung presensya ng Panginoon ay nandoon at lahat na. Amen. So, kung paano yung mga bagay na naobserbahan natin dati, pero alam niyo, mga kapatid, sa panahon na ito, meron ako nakikitang nangyayari sa bride. Amen. Meron tayong na-overcome as a body of the Lord Jesus Christ. Amen. Nang ating paninindigan sa mensaheng ito ay hindi lang para meron tayong patunayan whatsoever, mga kapatid, kundi ang ministry ay upang makapag-akay ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi para makidigma, mga kapatid, at makita natin ang kondisyon na ito. Yung mga tabak, amen, ay nagiging panudsod, pambungkal ng lupa. Amen. Nang salitang ito, mga kapatid, ay hindi salita laban sa kapwa ministro o isang mensahe, laban sa isang simbahan o sa isang ministry. Amen. Pero ang sword, ang tabak na ito ay pang-cultivate ng lupa. Amen. Pambungkal, mga kapatid, pampalambot ng puso. Upan na sa ganon ay tumubo ang binhi na nando doon sa puso ng bawat mananampalataya.
Amen. The Word of God, the message of the hour, amen, is being used, hallelujah, to cultivate that seed. Amen. At yung mga sibat ay hindi na upang ipanlaban sa kabilang kampo whatsoever, pero ito ay panungkit ng bunga. Amen. This is the time. This is harvest time, mga kapatid. Kaya sinusungkit natin at ang bunga ng ministry, ang bunga ng mga pagpapagal, yung mga naunang, maging ang mga naunang ministries, mga kapatid, na masinasabi natin, yung mga unang mga conservative message preachers, amen, ngayon ay pinakikinabangan ito ng generation ng ministers sa ating panahon, mga kapatid. It's time. Amen? Now, kung titingnan natin, wala pa yung millennium, pero pwede na nating enjoy yung condition ng millennium. Yan ang gusto ko sabihin sa umagang ito, mga kapatid. Bago dumating yung actual na millennium, pero ngayon, pwede na nating i-condition ang ating mga puso. Amen. Na maramdaman natin, mga kapatid, na hindi tayo nakikipagdigma. Of course, sa kaaway ng Diyos ay laging digmaan, mga kapatid, dahil ayaw niya na tayo'y mapahinga. Pero ngayon, mga kapatid, ito'y panahon. Amen. Upang na sa ganon, mabuhay tayo ng may kapayapaan. If we can quote this, Daniel saw him as a rock hewed. Daniel saw him as a rock hewed out of the mountain, rolled in and strike the image in the feet and break it to pieces. And the kingdom of God grew. When Christ takes over in the millennium, there will be no sickness, no sorrow. All the arms will be beaten into plowshares and will study war no more. That's all. It all will be over when Jesus comes. Until then, as long as Satan's dominating the nations, then there'll be wars and rumors of wars until Jesus comes. Ikala ko ba pinipilis na natin na dumating na ang ating Panginoon? Noong 1963 ay bumaba na, mga kapatid. Amen. At meron siyang susuot na white wig. Amen. So his appearing has already been fulfilled. At sabi, tumungtong siya. Yung isang paa niya ay nasa lupa, yung isa naman ay nasa tubig. At sabi ng prophet, amen, narito ako upang ideklara. Hindi para i-declare na darating siya, but I have come to declare that He is here. Amen. Amen. So, is siya'y naririto, mga kapatid, at nananahan siya sa bawat puso ng bawat individual, then we should be enjoying the millennial condition of peace. Amen. A millennial peace of unity and love, mga kapatid. Nalala ko nung magpas si Sister Chichi on the condition. By the way, we're so glad. Palakpakan natin ng Panginoon. We're hearing some good news. Alam niyo, bawat araw, mga kapatid, no, na ay hiwag-hiwaga, himala na nai-enjoy natin and we're enjoying. Amen. Amen. Pastor Ruel is still fighting and is, you know, kaya nga we're not giving up in our prayers, dahil alam natin at nakikita natin merong nagiging mabuting bunga. Amen. So ngayon tingnan natin at merong portion doon sa isa, siguro doon sa mga I have deactivated my Facebook account already, no, kaya but anyway, last part nung message niya at binorward sa akin, Miss Minister Teacher, sabi niya doon sa dulo, let us all unite in prayers. Amen. Oh, kaya ang ganda ng condition eh. Ang ganda ng atmosphere. And it earns good result. Kung maalala nyo, two weeks ago, di ba? Na nandoon siya, binabantayan siya ni Sister Paula at lahat na. At pagkatapos ay nakapila sila doon sa pangwalo yata sila bago sila makapasok doon sa ICU at lahat na. And later on, kailangan umuwi na ni Paula. But we prayed. But prior to that, di ba? Nanalangin. And immediately, that same Sunday, two Sundays ago, mga kapatid, amen? Ang daming nanalangin, nanalangin mga pulpito, maraming mga individual, mga simbahan, united in prayer. Amen.
And immediately after the service, mga kapatid, amen, ano nangyari? Tumayo, kumain, di umano si Brother Ruel, at nakarinig tayo ng magandang balita. So you see, there is something that is taking place. At times, there are circumstances na parang ang hirap-hirap lahat na. Pero merong paraan ang Panginoon to unite His people. And prayer is one thing that is in the hand of God's people today, that we can be united in prayers and it will earn good result. Hallelujah. Today, it has been declared COVID-free na si Pastor Ruel. Amen? Hallelujah. So we should live in peace. We should enjoy the spirit. We should enjoy the condition of millennium. Habang hindi natin kailangan intayin, mga kapatid, ang 1,000 taon ng pag-aari para ma-enjoy natin, mga kapatid. Amen. Hindi natin alam kailan darating, pero alam natin malapit na. Pero kahit ganun kalapit, dapat kondisyon na ang ating puso natin, because we're actually looking. Amen. Merong tinatawag tayong yung principle of attraction kasi. Diba? And that is true somehow. So, nandito, we can live at peace. At another thing, amen, hindi lamang kapayapaan ang dulot ng millennium, but it also gives us rest. Alam mo, when you are at peace with everyone, you are at rest. O meron na ba kayong nakitang mahilig makipag-away pero may kapahingahan? Wala. Pero pag ang puso mo punong-puno ng kapayapaan, mayroong kang pahinga. Amen. So ang ating Panginoon, sabi sa Genesis chapter 2, verse 2, "And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made." At ginagamit natin itong type, yung seventh day ng ating Panginoon. Nagpahinga siya after ng 6 na araw ng creation, pampito, nagpahinga siya. At yung 1 araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Kaya naita-type natin yung 7th araw ng Panginoon dun sa millennium. Diba? So 6,000 years na tayo. Every 2,000 years may nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Amen? So 2021 na tayo ngayon. Diba? Pero pag ni-round up mo yan, pasok pa rin sa year 2000. So every 2,000 years merong nangyayari. So gano'n na tayo kalapit sa tinatawag nating millennium. Diba? Last Sunday nakita natin yung pagitan. Actually wala nang ang pagitan eh. Diba? Because time and eternity are blending together. Kaya sabi ng prophet, maski na sa mga church ages, merong overlapping, no? Yung ending ng isang age ay nag-aabot yun, yung pasimula naman ng panibagong age. Walang biglaan. So kaya ganun din, mga kapatid, gano'n na tayo kalapit sa actual na millennium. Kaya dapat anong kondisyon ng ating puso ngayon? Anong kondisyon ng ating pananampalataya sa ngayon? Amen? Dapat meron tayong kapahingahan. Pandemic nga eh, kapahingahan. We will strike that later in a few minutes. So tingnan natin, ang Panginoon, meron siyang kapahingahan. Nung natapos niya yung lahat ng kanyang gawain, nagpahinga siya. Tayo ganun din, lahat ginagawa natin. Alam nyo, minsan, mahusay tayo dumiskarte. Marunong tayong gumawa ng paraan sa maraming mga bagay. But every time, kung aamin tayo sa sarili natin, lahat ng paraan natin nauubos. Natatapos yun. Yung galing natin. Amen. Maski na yung lakas natin, mga kapatid, nagkakaroon yan ng hangganan. But there is always a point na kapag sumuko tayo at ipinagkaloob natin sa Panginoon, hindi na yung sarili nating gawa. Kung ang Panginoon nga tumigil sa lahat ng kanyang mga gawa. At tayo din naman, pag tumigil tayo sa sarili nating pagsusumikap,
Nagawa natin lahat ng magagawa natin. Amen. Pero yung mga bagay na hindi naabot ng ating minsan, itong panahon na ito, masyadong stressful sa marami. Di ba? Gano kalaki ang increase ng mga nag-suicide ngayon? O, laging COVID ang binabalita. Pero gano karami ang nawawala sa sarili nilang bait dahil hindi na nila makayanan ang pressure nararanas na dumating sa mundo ngayon, mga kapatid. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Amen. Kaya nga, itong panahon na ito ay sinabi ng prophet before, this is a neurotic age. Amen. Dahil andiyan, mga kapatid, nandiyan na yung ang hinihit ng demonyo. This is a neurotic age. Kaya nga, sa panahon na ito ng neurotic age, ay ibinigay din naman ng Panginoon yung kanyang kaisipan. Kaya sabi, let the mind that was in Christ be in you. Sapagkat ito lang ang magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Na anuman ang kondisyon na kinalalagyan natin sa mga sandaling ito, when we look and we claim the promises of the Lord at kung ano yung kaisipan ng Diyos tungkol sa atin, nagkakaroon tayo ng kapahingahan. Pumapasok tayo sa isang spiritual na sabat. Hindi araw, hindi lugar, hindi simbahan ang ating sabat, mga kapatid. Amen. Kundi kumapasok tayo sa kapahingahan na ipinagkakaloob ng Diyos. Saan natin nasusumpungan ang kanyang kapahingahan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. So we are at rest just like the bride. Si Ruth, mga kapatid, 'di ba? Yung apat na chapters ng Ruth, yung Ruth, yung kanyang pagdedesisyon sa chapter 1, yung kanyang pagtatrabaho sa chapter 2, pero nagkaroon siya ng kapahingahan sa chapter 3. Bakit tumigil siya sa paggawa? 'Di ba? Nung imit siya at kausapin siya ni Boaz at sabihin niya, amen, if we can put that sa Ruth chapter 3, verse 11, at nandoon siya sa puder ni Boaz, at nung makita siya ni Boaz, and now my daughter, fear not, I will do to thee all that thou requirest, for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. Fear not. Amen. Lagi natin sinasabi itong pandemic na ito, yung virus, hindi naman ang talagang pumapatay sa tao. Ang talagang pumapatay sa tao, yung takot. Di ba? Amen. Minsan, magtataka ka nga eh, doon sa Laur. At pumunta ka sa palengke, madalang yung makikita mong, hindi tayo again sa face mask, face shield, whatsoever. Yan po ay advice ng ating pamahalaan. No? Pero, sabi ni Pastor Bal, COVID-free ang Laur. Walang face mask, walang face shield. Mabibilang mo kahit punta ka ng palengke. Amen? Tapos doon sa mga lugar, doon sa mga farms, ay maluluwag lahat na. Amen? Paano sabi niya? At tingin nila, sabi niya, COVID-free? Paano pag may naramdaman kami? Dahon lang, pakulukulo lang ng dahon at lahat na. Amen? Pero alam niyo ba kung bakit ganun? Alam niya, walang namamatay sa COVID. Kasi madalang sa kanila kasi puro bundok pa karamihan doon sa lugar . Yung makukunti yung area doon na mayroong internet, ma-specify mo lang. Kaya nga kami, pagka nandoon sa bukid, wala kami internet. Pag wala kang internet, wala kang mababasa. Di ba? Ngayon, pag umaga, pag bukad mo, 19,400 plus. Ha? Biro mo, kung kailan merong vaccine, kung kailan nag-lockdown, o paano pa ikakatwiran nila, di ba? Tapos na yung first 2 weeks na nag-lockdown, kung effective yung ECQ, yung MECQ. Pero bakit inabot ng 19,000, magdadalawampun libo na? Yun bubungad sa'yo ng umaga.
eh di takot ang nasa puso ng tao. Di ba? Oh. Eh ngayon mga kapatid, sinasabi ko ako, hindi ako natatakot sabihin. Hindi ako naniniwala sa mga statistics na nilalabas nila eh. Di ba? Kasi may mga taong na ospital, personal na nakausap ko. Ah, mga nasa, una, we respect yung mga totoong doktor at nurses na may mga malasakit. Meron pa rin naman. Pero meron talaga, personal, na nagtetestify. Namatay sa alta presyon. O pero na ang tawag dito, na ospital. Tapos sa sobrang taas na ng mga bills nila. Alam niyo ah, mismong taong ospital. Tinatanong, o gusto niyo bang mawalan ng bill? Wala na kayong babayaran. O, ang appearance pa, parang tutulong. O para wala na kayong babayaran ng bills, declare na lang natin ang COVID. Direkta. O. So this world is so corrupt. Kaya ano pang pupuntahan ng mundong ito, mga kapatid? Wala na. Yung virus, mananatili na yan dyan. Oh, siguro, pag tumibay ng tumibay yung ating immune system at nalabanan na on top of this vaccination at lahat na, meron na namang lalabas na panibago, di ba? Hindi pa nga natin na-overcome itong ano na ito ngayon. Eh. Meron na namang Delta, merong Lambda at lahat na, di ba? Salamat na lang nga, meron tayong Alpha Omega, di ba? So, ngayon mga kapatid, so eto nga, we can live at peace and because of peaceful living, we have rest. Now tell me, hindi ba natin pwedeng ma-enjoy ang millennium ngayon? Oh, merong actual millennium, but you can still live peace and rest. Amen. During this time. Amen. So ngayon, pagkatapos na ipagkatiwala ni Ruth ang kanyang sarili, mga kapatid, si Boaz na yung nagtatrabaho. Oh. Sa chapter 4, ni-reward naman si Ruth. So tayo, merong time na tayo nag-desisyon kagaya ni Ruth. At nung mag-desisyon tayo, nagtrabaho tayo. We're doing everything for God's glory. Pero umabot tayo sa punto, amen, na pinagpapahinga tayo ng ating Panginoon. Kasi bakit? Hindi na trabaho sa atin ang maglingkod sa Diyos. Hindi na? Hindi na kabigatan para sa iyo ang sumuporta sa gawain. Amen? Kaya nandito, meron tayong bagay na makita sapagkat tayo ay pahinga sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, pangatlo. Sabi dun sa panahon na yan, mga kapatid, sa binasa natin kanina, sa verse 4, "And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. O, hindi tayo mabubuhay ng 1,000 taon. Kasi sa millennial reign pa yon. Pero, sabi, sa loob ng 1,000 taon, sila ay maghahari kasama ni Kristo. Amen? Maghahari. Natanong, hindi mo ba pwedeng pagharian ngayon? Because reign means rule. To rule means to have total control. Amen? Sa panahon ni Moses, mga kapatid, sa panahon ni Moses, na ang mga ahas ay tinutuklaw ang mga lipi ni Israel, lumapit sila kay Moises. Moises, alisin mo yung mga ahas. Namamatay yung aming mga anak, namamatay yung aming mga asawa. Amen.
alisin mo, sabihin mo sa Panginoon, alisin yung mga serpente. At yun ang nais ni Moses dahil pinakikinggan din niya ang bayan ng Diyos, mga kapatid. Pero anong nangyari? Si Moses, amen, ay pinresent niya ang pangangailangan ng bayan. Pero anong binigay ng Panginoon? Amen? Inalis ba ng Panginoon yung mga serpente? Meron pa rin mga serpente, mga kapatid. Nandoon pa rin. Pero ang binigay ng Panginoon ay yung antidote laban sa serpente. Ipinakita niya, amen, na yung brass serpent ay hinatulan na, ginads na. Kaya sabi, sino mang matuklaw, sino mang magkaroon ng karamdaman, sino mang nasa bingit ng kamatayan, kapag tumingin sila doon sa brass serpent, mabubuhay sila. Gagaling sila, mga kapatid. Pero yung mga serpente na natili pa rin. Pero sa gitna ng napakaraming mga serpente at meron pa rin mga natutuklaw, pinatunayan ng Panginoon na higit na makapangyarihan ng Diyos. Amen. At kung sino man ang magtitiwala sa ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Meron siyang pamamayan. And one more thing, mga kapatid. Sabi dito mula sa panahon ni Adan hanggang kay Moses, mga kapatid. Amen. Ay, makita natin, amen, nakita ninyo yung tungkod na binigay ng Diyos kay Moses. Pag binitawan niya, nagiging ahas. Pag dinakma niya, nagiging tungkod muli. Now, I see some typologies doon sa mga bagay na yun, mga kapatid, na ibig sabihin si Moses bilang anak ng Diyos, bilang propeta ng ating Panginoon. Amen. Yung tungkod na yun na nagiging ahas, nagiging serpent, whatsoever it is. Amen. Kaya nga nung gumawa din ng mga, magkaroon din ng mga ahas, yung mga alipores ni Pharaoh, ni Lamon. Nung hawak ni Moses na nung kanyang bitawan, nilaman yung mga ahas, mga kapatid. Pero nung pinapakita, pag dinampot niya, pag nasa kamay niya, nagiging tungkod. Nagagamit ito para sa kanyang kalwalhatian. Nagagamit ito para sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, maging sa panahon ni Moses, hawak na ng anak ng Diyos ang leeg, mga kapatid, ng serpente. Amen. So ruling. So that means, mga kapatid, hindi tayo dapat kontrolin ng demonyo. Hindi tayo dapat kontrolin ng takot. Hindi tayo dapat kontrolin ng virus na ito. Hindi tayo dapat kontrolin ng gutom whatsoever. Maging kamatayan na hindi magagawang takutin ang isang anak ng Diyos. Because we have it in our hand. We have everything in our control. Sapagkat ang kamay na ito ay kamay ng Diyos sa mga sandaling ito. If you have the Spirit of God in you, then the power of God is working. Amen. Take full control of any situation, mga kapatid. Amen. Kumalma tayo sa mga anumang bagay na nangyayari sa ating paligid. Amen. At matiyagan natin. Amen. At laging alalahanin. Huwag tayong matataranta. Huwag tayong mapuspos ng takot, mga kapatid. Sapagkat ibinigay ng Panginoon sa iyong mga kamay ang control. Don't wait for millennium to reign. You can rule right now. You can judge right now. Between right and wrong whatsoever. Pero anumang sitwasyon ang nata sa ating harapan. Amen? Alam niyo, sabi ni, let me use Daniel sa eksenang ito na ating pinag-uusapan, mga kapatid. Sa panahon ni Daniel, amen, ay inipit siya, no, isa siya sa mga pinuno and the king appreciated Daniel during his time. Hinangaan siya ng hari, amen. At sa panahon na yon, sa Daniel chapter 6, tinatan Daniel chapter 6 verse 7, all the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now here comes the deciding point. Maski na magkaibigan ng hari at si Daniel, mga kapatid, pero dahil sa pressure ng ibang mga leader, ng ibang mga hari,
Amen. At sila ay napuspos ng galit, ng inggit kay Daniel. Kaya gusto nilang gumawa ng decree ang hari laban kay Daniel. Amen. Last time nakita natin that the time that it's tightening, lahat sumisikip na, lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, na tayo ang bride, ang punterya ng kaaway. Walang iba. Amen. But nandito mga kapatid, at walang nagawa ang hari kundi siya ay gumawa ng isang decree. Now, O King, establish the decree and sign the writing that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Now, wherefore, King Darius signed the writing and the decree. Oh, hindi na pwedeng sumamba sa isang Diyos. Ang gusto nila, yung hari, ang mataas. Pero si Daniel, sa verse 10, now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house. Stay home si ano? Nag-stay home si Daniel. Pero hindi siya nag-stay home na walang ginagawa. Sabi niya dito, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. So walang kasama si Daniel. Wala siyang kakampi kung tutuusin. Yung decree ay naging laban sa kanya. Laban sa kanyang pananampalataya. E buti nga itong decree na ito ngayon eh, di ba? Na pagka nagla-lockdown, hindi lang naman tayo nalalockdown eh. Lahat nalalockdown. Di ba? Lahat na si shutdown, mga simbahan at lahat na. Pero tingnan natin, itong si Daniel mga kapatid. Even in his own house. Pero kung saan nandoon yung dako, kung saan siya naroroon, amen, itinututok niya yung kanya, nandoon siya, his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he knelt down upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Dahil dito mga kapatid ay naisuplong itong si Daniel, at pagkatapos ay kailangan siyang arestuhin at walang magawa yung hari because he was also pressured. Amen. But pero gustong-gusto ko yung eksena mga kapatid. Sabi dito sa verse 13. Then answered they said before the king that Daniel which is of the children of the captivity of Judah regardeth not thee O king nor the decree that thou hast signed but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Eh, ito, biro mo yung hari, nagmamalasakit pa nga kay Daniel eh. Gusto niyang isalba si Daniel. Pero si Daniel, matibay yung kanyang paninindigan. Amen? Walang makakapigil sa kanya na lumuhod, manalangin, magpuri sa ating Panginoon. Amen. At ang sumunod na pangyayari, then the king commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now, the king spake and said unto Daniel, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Ang hari pa nag-encourage din, ano? And stone was brought and laid upon the mouth of the den and the king sealed it with his own signet and with the signet of his lords that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Hindi nakatulog yung hari. Niisip niya palagi si Daniel. Then the king arose very early in the morning and went in haste into the den of lions. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. And the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions? Yung hari na halos magdamag na walang tulog, alalang-alala, mga kapatid. Tapos maagang-maaga. Tinuktok niya si Daniel. Amen. At kinumusta
Siguro si Daniel nag-iinat pa dahil masarap yung kanyang tulog. Yata nyo? Pero mayroong leon. Sabi ni Daniel, "Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouths, and they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, I have done no hurt." Then was the king exceeding glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Do you believe your God this morning? Hindi siya sinaktan, mga kapatid, ng leon. Habang nananalangin siya, as the prophet of God described, mga kapatid, na nananalangin siya at nararamdaman niya yung mga yabag ng mabibigat na hakbang ng leon palapit sa kanya. Amen. At ang sabi, habang nananalangin siya, mga kapatid, nararamdaman niya na yung bunganga ng leon na gutom ay nasa tabi niya, at ultimo yung hininga ng leon ay nararamdaman niya. The devil is just right there. Pero hindi siya magawang sagpangin. Bakit? Ang presensya ng Diyos ay nandoon. Merong milenyum doon sa loob ng lion's den. Sapagkat ang presensya ng Panginoon ay nandoon. Amen. At niligtas ng presensya ng Panginoon si Daniel. And then, what comes after that sa verse 24? And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions. Them, their children, and their wives, and the lions had the mastery of them, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. The same lion nakasama ni Daniel magdamag. The same lion na nakasama nung mga against kay Daniel, nung ilagay sila doon sa pinag, nilapa po silang lahat, mga kapatid. Maging ang mga buto nila ay nagkadurog-durog, mga kapatid, dahil nilapa sila ng malalakas, bagamat sila yung mga gutom na leon, mga kapatid. It's the same thing sa panahon na ito. Amen? Ang mga bagay, ang sitwasyon na ito na kinalalagyan natin ay sitwasyon din ng mga tao sa sanlibutan. We are in the same place. We are in the same condition. But let me tell you this morning, if you have God in you, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Nararamdaman natin, mga kapatid, ng bunganga ng virus na ito ay kumakatok sa ating mga pintuan. Wherever we go, sa trabaho, sa sasakyan at lahat na, you don't know kung sino ang infected ng virus. It's walking. All the people ay suspected the carrier ng virus na ito, mga kapatid. It's the same devil. It's the same attack. Amen. Pero sasabihin ko sa inyo, if you have the Spirit of God in you, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Nararamdaman natin yan, mga kapatid, sa tahanan maging ng mga believers. Amen. Ng mga simbahan, nakakabalita tayo lahat na. Amen. But let me tell you, something is taking place in the bride. Meron tayong kapahingahan. Amen. Sabagat meron tayong katiyakan sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. It will not destroy your faith. It will not destroy our position in the body of the Lord Jesus Christ. Amen. Ang ulan ay bumubuhos kapwa sa masama at mabuti. Ang araw ay sumisikat kapwa sa masama at mabuti. Ang virus na ito ay umaatake regardless kung believer ka o hindi. Pero depende sa reaksyon, mga kapatid. Because your reaction towards this virus, hallelujah, will always be positive. Amen. Because all things work together for good that love the Lord. Amen. At ito isang bagay na nagbibigay sa atin ng patuloy na kumpiyansa, mga kapatid. It's the same. Pero anong dulot nito? Anong bunga nito? Amen? Pandemya. Kahit walang ayuda, buhay ang mga anak ng Diyos. Amen. Samantalang yung iba'y nagkakagulo at nag-aabang at nagagalit na, mga kapatid. Ewan ko kung totoong fake news yun nung kumalat na pag walang bakuna, walang ayuda. Nagsulputan lahat.
We're not after ayuda. Meron tayong sariling ayuda mula sa kamay ng ating Panginoon. Kahit nga magkaroon ng pressure, mga kapatid, pinakalobang tayo ng spoken word where we can even speak things into existence pag nailagay tayo sa corner. And so what is there to be worried about? Amen! Hallelujah! So you see, amen! So we, the conditions of the millennium, we have peace. Kung ang puso natin, we have nothing against a brother or a sister, you can live with peace. And you are experiencing a taste of millennium. Rest. Ang isip natin, di tayo depressed. Tayo pressured. Tayo nagde-desisyon. Dahil nabibigla tayo, nai-emotion tayo at lahat na. Amen. Sensible ang ating mga pag-iisip at ang ating mga desisyon ay hindi bunga, mga kapatid, ng ating pagkataranta at pagka-nervyos, takot. Amen. Binigyan tayo ng matibay na pag-iisip ng ating Panginoon. Hallelujah. So we have peace, we have rest. Amen. Thank you, Lord. And we have rulership sapagkat binigay sa atin ng ating Panginoon. At anong millennium? Sabi ng prophet, after the wedding is the supper, and then after the wedding supper is the honeymoon. Amen. Excuse the term, mga kapatid. But during the honeymoon, you don't care outside. It's between the bride and the bridegroom. At ito yung nagbibigay sa atin, mga kapatid, na sa panahon na ito, amen, you are married to Christ. And you should be enjoying, mga kapatid, pag lumabas ka ng silid, amen, ang makikita mo ay pawang mga masasamang mga balita, mga negatibo at lahat na. But when you, your focus, your sight, your whole being is in Christ, and your life is hid in Christ. Sabi ng prophet, pag tayo pumasok sa isang silid, yung tabing sa likod natin ay bumabagsak. Amen? Katulad sa tabernakulo, sa unang tawid dun sa kurtina, dun sa pangalawa, mga kapatid, at dun sa most holy place where only the high priest and the Shekinah glory is there. It's the same thing, mga kapatid, sa honeymoon. Wala na dun ang mga abay. Wala na dun maski na solemnizing officer. It's the bride and the bridegroom. So let this condition that we are in right now be a love affair between Christ and us being the bride. At dahil dito, mga kapatid, ito ang, kung tutuusin, ito ang lahat. Ito ang isang bagay na naglalagay sa atin. Amen. When we realize that we are married to Christ, then we know that everything, kung paano sa buhay sa panahon ni Esther at ni King Ahasuerus, 'di ba? Magsalita ka, Esther. Kaya kong ibigay sa iyo maging hanggang kalahati ng aking kaharian. We have equal share. We're open. Co-heir, fellow heirs with Christ. So ano ikakatakot mo? Amen? So, we should be living at this time. Diba? Kung nasabi ni David na kahit siya'y lumalakad sa gitna, no, through the valleys of death, meron siyang confidence. Meron siyang kapahingahan.
So tayo din naman, mga kapatid, ay ganun din ang ating kalagayan, mga kapatid. Kaya nga, kung merong panahon na dapat ay makita ang lahat ng mga bagay na ito, amen? Ang hirap naman ata nun, Brother Danny. Pandemya. Lahat, ang hirap ng sitwasyon, lockdown. Tapos, yung condition, you know? If you're questioning our situation today, you have not entered yet into that honeymoon with Christ. When you are totally united with Christ, you don't care outside. Wala ka nang pakialam sa mga bagay na nangyayari sa labas. Amen. Sapagkat ang focus mo na lamang ay walang iba kundi sa bridegroom. Binabana ang kurtina. Kaya bagamat nandi dito tayo, mga kapatid, may isang bagay na nakikita ko dito sa 1 John chapter 4, 1 to 6, and I'm closing in a few minutes. Sabi dito, sa verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Ano ba yung spirit? Saan ba dumadaan yung spirit? Amen? Ang salita may spirit eh. Diba? Kayong mga balita may spirit. Kaya pag nakabasa ang tao ng masamang balita at naapektuhan siya, nakakaapekto kasi yan eh. Diba? Sa panahon na ito, wala naman ang pakialam yung mga tao kung anong, basta ang panahon na ito, may maibalita, kung sino yung unang magbalita. Diba? They don't care. Kaya mag-ingat tayo sa mga impormasyon na binabasa natin. Amen? Kaya saan lang manggagaling ang tamang impormasyon? Amen? Galing sa inspiradong salita ng Diyos. Walang iba kundi ang mensahe ng Panginoon. Dito lang tayo tumututok. Amen? Lahat yan may sagot. Amen? Pati kung kailangan nating magpabaksin o hindi, nasa mensahe rin, mga kapatid. Amen? So, we see, amen, believe not every spirit, but try every spirit whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Pinagkalooban tayo ng ating Panginoon to discern every spirit. To discern every news na dumadaan sa atin, mga kapatid. Yan ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Now, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. O tanong, pinapahayag ba natin, amen, na ang ating Panginoong Hesukristo is come in the flesh? Jesus Christ, the Word. Jesus Christ, the Logos. Amen? Sa panahon ng ating Panginoon, 2,000 years ago, the Word become flesh. Amen? At ngayon, ang katawan na ito sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, pag nagkaroon ng indwelling ng Espiritu Santo, mga kapatid, at nanahan ito sa inyong mga puso, muling natutupad ng ating Panginoong Hesukristo, He come in the flesh, and that flesh is you. So we need to confess, we need to reveal, we need to manifest that Christ, that Jesus Christ, once again, He's come in the flesh. Amen. Kaya pwede nating i-claim ang scripture na ito, greater is He that is in us. Why? Because the Spirit of God, the Spirit of Jesus Christ, is come into the flesh once again. Dapat ito ay magkaroon ng kaganapan at kung ang scripture na ito, sabi ko nga sa inyo, there is a time, there is an age that this word will become, this scripture must become a reality. Amen. Should have a real manifestation. Ito yun. Amen. Dahil lumalakad tayo, mga kapatid. Kahit na tayo lumalakad, meron tayong buong kumpiyansa sa panahon na ito, mga kapatid. Because once again, Jesus Christ is come in the flesh. And that's why you are of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world.
The spirit of Antichrist is already in the world. Amen? But the spirit of Antichrist is not in the sons and daughters of God. The spirit of Antichrist is in the world. But the spirit of Antichrist that is in the world, amen? The spirit of God that is in you right now is greater than he, the Antichrist, that is in the world. Look at that. So, matatakot ka ba? Amen? Alam niyo mga kapatid, kamatayan ang panakot ng Diablo. Isipin mo. Di ba? Isipin mo. Kung yung mismong kamatayan na panakot ng demonyo, hindi mo na kinakatakutan, ano pang ipapanakot sa'yo ng Diablo? Ano pang hold sa'yo ng demonyo? Amen? Sapagkat nasa ating kalagitnaan, amen, ng spirit and power of resurrection. Now, listen, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen? They are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. But we are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Amen. Now as I come into my conclusion this morning, gusto kong basahin muli yung panimulang scripture kanina. Sabi dito sa verse 2, Revelation 20, verse 2, and he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. So siya, this is in the future, this actual scripture will be fulfilled in the future, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. Post natin tong quote na ito. Kanina, I just rephrased it. But a chain of circumstance. Ayan. Tignan natin sa umpisa. Now, there you are. To the question a while ago at the judgment. The judgment seat. Jesus, the church, the bride, was raptured, went up into glory, and was up there and was married, returned back to the earth, and lived 1,000 years. At the end of the 1,000 years, Satan was loosed out of his prison that is bound by an angel with a chain. Ito yung sinasabi natin kanina. Not a lug chain, but a chain of circumstance. Sabihin, yung kalagayan niya, hindi pa i-annihilate si Satanas sa panahon ng millennium. Kundi siya ay kakadinahan, igagapos siya. Pero hindi siya igagapos ng literal na kadena o ikukulong siya ng literal na kadena. Pero ang sabi dito, he will be but a chain of circumstance, all of his subjects was in hell. So yung lahat daw ng mga, ano ba yung pag sinabing subjects? Lahat ng mga nagpasakop sa'yo, nagsubmit sa'yo, yung mga nadaya mo, mga kampun mo. Di ba? So sabi dito, all that was resurrected on the earth was redeemed, and Jesus with them. He couldn't work on nothing, but at the end of the 1,000 years, the second resurrection. So ito yung actual na millennium. Pero sinasabi natin ngayon, mga kapatid, we can live, we can have a foretaste of the millennium kapag si Satanas ay walang control. Wala siyang panakot. Wala na siyang tibo. Gilagid na lang, mga kapatid. Hindi ba? Nakita niyo pag kinagat kayo ng walang ngipin? Di ba? Ganun lang, may demonyo pa rin ngayon. Pero mga kapatid,
sa circle ng mga tunay na anak na lalaki at babae ng Diyos, wala siyang control. Hindi tayo subject ni Satanas, mga kapatid. Hindi tayo kontrolado ni Satanas sa mga sandali ito. Wala siyang kapangyarihan sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, iparamdam mo sa demonyo, iparamdam natin sa kanya, mga kapatid. Amen. Ang mga diablo ay tormentor. Di ba? Pero pag wala silang matorment, sila mismo ang matotorment. Amen? So let each individual believer of the message of the hour, mga kapatid, ay maging tormentor ng diablo. Huwag na nating hintayin ang great millennium, ang 1,000 years. Ngayon pa lang, itorment natin ang demonyo, mga kapatid. Hallelujah! I'm not afraid of this virus. I'm not afraid of death. I'm not afraid, hallelujah, of hunger. Sapagkat may sariling ekonomiya ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, we have proven that many times. So don't be subject. Mawawalan siya ng kapangyarihan. Kaya ngayon pa lang, mag-practice na si Satanas, mga kapatid, na matorment, itorment natin ang demonyo sapagkat iparamdam natin sa kanya na wala tayong takot sa kanyang mga warning at kung ano-anong mga bagay nito, mga kapatid. Let the Spirit of God work in you. Let the Spirit that is in you work to torment the devil today. Amen. Hallelujah. Amen. Ang sabi ni Daniel, amen. Daniel 11 verse 32, and we will shut it down in one more quote after that. And such, 11:32, and such as do wickedly against the covenant, shall he corrupt by flatteries. Listen, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Amen. Exploit natin si Satanas. Kaya ni Moses, hawak niya sa kanyang kamay. If God is in you, you can do exploits. Amen. Daniel said, but the people that do know their God. Do you know your God this morning? Amen. Hallelujah! I know my God. Even the prophet of God said, but you don't know your Bible. Yeah, but I know the author. Amen. It's the same thing. If you know your God this morning, you will be strong and you can do exploits. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. And final quote, the great hours are in sight. Here it is. The great hours are in sight. Atomic bombs, explosions, and things, perplex of time, distress between the nations, man's heart failing for fear. It's going on. See a roaring, great, fearful sights appearing on the earth. You said in that day, the ones that know their God will do exploits. And we, here we are seeing all these things happen. God made the voice of warning sweep into every heart just now for Jesus' sake and His name. Made the voice of warning sweep into every heart just now for Jesus' sake. Hallelujah. I'm speaking to the true and genuine millennials this morning. Amen. Nag-enjoy sa labas. When you are in Christ, may kapahingahan tayo. Meron tayong rulership. Meron tayong kapayapaan. Amen. Everything. Because we're already married to Christ. Enjoy. Enjoy the honeymoon. Paano mangyayari yun? Amen. Inside you, there is peace. Inside you, there is rest. Inside you is a ruler because greater is He that is in you. Amen. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa magang ito, mga kapatid. So ito yung sinasabi natin. Sa panahon ni Daniel, nandiyan lang yung leon. Sa panahon ni Moses, ando doon lang yung mga serpente, hindi inalis ng Panginoon. Pero iba ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Sa gitna ng lahat ng mga ito, there is peace, there is rest. Amen. There is rulership, reign. Amen. There is honeymoon. Hallelujah.
Tayong lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. God is really wonderful. God is so powerful. Amen. Hallelujah. Huwag na nating intayin ang actual na millennium bago tayo magkaroon ng kapayapaan. Andi dito na yung kapayapaan. Dulot ng mensaheng ito, ng katiyakan, mga kapatid, hindi tayo namamana sa dilim. Amen. Thank you, Lord God. We are priests and kings. And that's why we are ruling. Amen. Those that know their God shall be strong and shall do exploits. Tayong magmamaniobra, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maniobrahin ng demonyo. Sapagkat higit na makapangyarihan siya na nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Thank you, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, what song shall we sing this morning? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Perhaps we can sing that song, All is Well. Amen. Bago tayo manalangin, awitin natin, All is Well. Thank you, Lord. Amen and amen. As I call on Brother Paulo, amen, hallelujah. All is well. Yes, Lord, lahat mabuti. All is well. We have heard the message, shalom, and all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest for all. One more time, God bless you, Bercolo. Amen. All is well. Amen. Thank you, Lord. All is well. We have heard the message, shalom. Of perfect rest behind the inner veil. So rest, little bride, rest, for all is well. One more song, peace of God, cover me, peace of God. Pinaganda ko ating kapatid, Brother Boyet, para sa ating closing.
cover me. Let's just worship the Lord this morning. Amen. Heavenly peace. Peace of God, cover me through the storm. Through the storm, cover me. Minsan pa. Peace of God, peace of God. Peace of God, cover me. Cover me, yes, Lord. Cover me. Peace of God, cover me through the storm. Cover me. Only in you I am safe. Only in you, only in you I'm secure. Yes, Lord. Only in you I find peace. So cover me. Cover me, only. I am safe. Only in you, only in you, I'm secure. And only in you, I find peace. So cover me. Cover me, peace of God. Peace of God. Cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storm. Cover me, only in you, only in you, Lord. I am safe. Only in you, only in you, I'm secure. Only in you, I find peace. So cover me. Cover me. Peace of God, peace of God. God bless you, Brother Boyant. Cover me, cover me, cover me. Peace of God, cover me through the storms. Cover. What a wonderful message, Lord Jesus. It's you, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ang nangaral sa amin sa umagang ito. Through the flesh of your servant, Father. We believe that, Lord, with all of our heart, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon. Ikaw ang nangusap, Panginoon. Ang iyong tinig, ang pumaimbabaw, Panginoon, sa aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. It's the reality of you, Father. You are so real, Lord, in our midst, in our hearts, Lord God. Panginoon, muli kang nagtabing ng laman sa pamagitan ng iyong nobya. And greater is He that is in us, Father. Panginoon,